Let's now talk about Cinema One Originals. Mm-hmm. Okay. Paano ito nag-umpisa? Ah, okay. 2005, pinangalak yung Cinema One Originals. Pinangalak yun dahil konti na lang yung nagpo-produce. Tama. Ang pelikula ng 2004, yun na nga yung nagdudwendle yung ano. Wala masyadong film production. Now, bago ipagpatuloy, Ronald, bakit nun, Ricky? Ba't naging 30 na lang ang output nun ng Philippine cinema? Yun, kung bakit eh. Di ba sabi nila dahil lumakas yung mga teleserye, at sa bahay na sila nanonood, gabi-gabi, walang bayad. Kasi sobrang konti nun eh. Tsaka magastos gumawa ng pelikula. Malaki yung piracy problem. Okay. And then, nawawala naman yung standalone theater. So, sinihan sa mall, magastos manood sa mall, kakain, and right. So on. Nagsabay-sabay yung mga dahilan okay. Eh. Okay. So, 2005, you started Cinema Originals. So, I proposed na pwede kami gumawa ng pelikula. May napanood akong pelikula, yung kay John Ren nga. Okay. Na, still, yung Still Lives. Still Lives. Oh, that was very influential na, okay, pwede ka pala gumawa ng pelikula na 300, 400,000 lang yung actual production cost. Prod cost lang naman, hindi pa ng marketing. Huwag ka mabigla, ganong kaliti mo ang prod cost. Nandun na yung talent fee. Oo, nandun na lahat. Kung kilala ng director yung mga artista, they will do the film for ano ganitong rates lang. So, sila Gabi at sila Charo, talaga, magagawa mo yan? Kasi, umpisahan natin, sige, 500,000. Yun na yung first budget dati ng Cinema One Originals. 2005. Actually, nagawa namin pero hindi pa kami naging masaya masyado. 2006 na improve na namin talaga na okay, pwedeng gawing 700,000. Hindi pa naman ganun kagastos pa rin yun eh. Okay. O so, pinagbigyan pa rin ako. Hanggang ngayon, nag-improve throughout the years yung budget naman ng cinema. Nag-adjust na rin. At yung may sharing na rin kaming ginagawa para sa mga filmmakers. Kasi alam namin, partner namin talaga sila. Right. So, throughout the years, ayun, yun na yung naging history ng Cinema One. Nagawa yun dahil may napanood akong maliit na pelikula at pwede palang gumawa ng ganong klaseng pelikula. At saka content din ang channel, di ba? Hindi dahil sa budget. It's more kung ano yung gaano kalakas yung kwento at paano kinuwento.